Good day to everybody. So, nandito kami ngayon sa Jelly Tower with Sir Kevin Lim and Ate Darlene to review the 2024 GXP Pro Comfort CVT. So, Sir Kevin Lim, kung gusto niyo pong batin na Please come here at Jelly Kawit. Have a test drive for our 2024 GX3 Comfort and our manual, the S variant. Please visit our page at Facebook, Jelly Kawit page, and text us at 0918-512-6009. So guys, if you are interested, kontakin niyo lang si Sir Kevin. Ika-flash na lang namin yung contact details niya sa screen. So before we start this review, don't forget to like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, CarbuPH, and hit the notification bell so you'll be notified whenever we upload a new video. So, pwede na po ba kayo mag-start? Yes, proceed na po. Thank you po. Thank you po. It's been a while since we vlogged here in Gili Kawit. But thanks to Sir Darwin and Sir Kevin, isang call lang namin to inquire, and now we're here. So, this is the 2024 GX3 Pro Comfort CVT. And it was first showcased last April in the 2023 MIAs. Pero ngayon, nandito na siya sa showroom so we can have a detailed walk around. Geely is known as a Chinese car manufacturer. And with the launch of its Geely Coolray, it made a mark in the car industry. It has the looks, build quality, and features of its competitors top of the line. Pero sa presyo, nakatulad lang ng kanila. Comparing its price to other competitors, yung presyo niya pang base model lang. But it has the looks, the build quality, and features equals to its competitors top of the line. And they will try to replicate the success of this Coolray with this all-new 2024 GX3 Pro. So this 2024 GX3 Pro has two variants. So the GX3 Pro Comfort CVT cost 878,000, while the GX3 Pro manual only cost 778,000. And I believe meron silang discount sa mga unang bibili ng ating GX3 Pro. So kung interested kayo guys, kontakin nyo na lang either si Sir Darwin or si Sir Kevin. Ipa-flash na lang namin sa screen yung contact details nila. So it is available in four colors, which are the white, gray, red, and blue. So guys, let's start the review of this GX3 Pro. So car bodies, we will start the review of the exterior dito sa kanyang front fascia. Sa ating headlight is made out of halogen projector. As you can see, meron siyang blue ring na design. Meron na siyang auto on and off. Tapos yung ating turn signal light is LED na siya guys. And yung turn signal lights niya is yun na din yung kanyang parking lights. So guys, dito sa baba, nandito yung kanyang DRL. So LED na din siya. And meron siyang black matte na design na nag-extend up to here. Guys, sa grills naman, yung design niya is gloss black and chrome. And of course, with the Geely logo. So buksan natin yung hood niya. The powertrain of this Geely GX3 Pro is similar to the Geely M-Grand, which is a 1.5-liter natural aspirated 4-cylinder gasoline engine to be made to either a 5-speed manual or a continuously variable transmission. It will produce around 102 HP and a peak torque performance of 142 Nm, again, similar to the Geely M-Grand. So, yung gulong niya guys is 205/60R16. So yung rim niya is gloss gray na alloy. Yung brakes natin guys sa front and sa rear, disc brake na siya. While yung suspension natin dito sa unahan is MacPherson strut and sa likod naman is torsion beam. So guys, as you can see here, meron tayong black plastic molding na nag-extend mula doon sa front bumpers hanggang sa likod. Also, dito sa ilalim, meron tayong carbon fiber-like na design. And dito sa ilalim ng ating door panels is meron pa din tayong black plastic molding. Here naman guys, sa side mirrors is heated na siya. So meron siyang defrost feature. And yung design niya is tulad dun sa ilalim na merong carbon fiber na design. Also, meron na ding turn signal lights dito sa ating side mirror na LED. So, dito naman guys sa ating roof rail. So, ayan, color silver siya. It complements well sa color gray
nitong ating GX3 Pro. Guys, yung ating door handle naman is body colored na siya and meron na siyang smart entry. Nakalimutan ko lang banggitin kanina guys, yung ating side mirror is power adjust na siya and manual yung fold niya. So dito naman sa susi niya guys, meron tayong lock and unlock and also yung tailgate switch. So unlike nga lang sa M-Grand guys, wala siyang remote start. So here sa taas, meron tayong spoiler and andito din yung ating third brake lights. Yung antenna niya guys is glass printed na and meron tayong wipers and defoggers. And of course, meron din tayong ghillie emblem. So yung lights natin guys, yung tail light natin is LED while yung ating turn signal lights and yung ating reverse light is halogen. So meron tayong rear camera. Dito naman sa baba guys, is meron tayong 3 eye sensors and yung ating rear fog lamps. Also, meron tayong dalawang reflectors. So yung design niya and yung shape niya katulad nung DRL sa unahan. Meron din siyang matte black na plastic. And then, as you can see guys, marami siyang body line. So kung mahilig kayo sa mga sporty look, so perfect sa inyo itong GX3 Pro. Addition lang, meron din siyang black diffuser. So, open natin siya, guys. Ano to? Automatic? Manual? So, upon opening, guys, makikita nyo, meron tayo ditong removable na privacy cover. And meron tayong light dito sa left side. And meron tayong dalawang pocket sa left and sa right side. Also, meron din tayo ditong early warning devices. And sa ilalim, meron tayong donut style na spare tire. Ang atin namang trunk space is around 400 liters. So kung kulang sa inyo yung 400 liters guys, yung ating second row seat is na-fold ng 60-40. Sara na natin. Before we end here sa exterior guys, ito nga pala yung dimension ng ating GX3 Pro. So it is 4,005 by 1,760 by 1,575 millimeters with the ground clearance of 185 millimeters. So with that dimensions guys, ang kanyang competitors ay Toyota Race, Kia Stonic, and Chery Tiggo 2. We will now move on to the interior. So let us call Sara. So Sara, ang ganda ng exterior nitong GX3 Pro. So, kaya nga eh, unang tingin pa lang, pero mamaya i-check natin yung interior naman. So bago kayuwanan si Sara, ito nga pala yung safety features ng ating GX3 Pro. It comes standard with dual SRS airbags, ABS with EBD, backup sensors, rear camera with dynamic guidelines, and tire pressure monitoring. So the comfort variant, meanwhile, adds stability control, hill start assist, hill descent control, and immobilizers. So ngayon guys, samahan niyo naman ako sa interior. So tara! Tara kayo! So dito pala sa ating door panel guys, as you can see, hard plastic siya. Then meron tayo ditong silver accent na tumutuloy hanggang door handle. So parang one line na siya. Then meron din tayo kakaibang texture dito. So may designs talaga. And meron na rin binigay na leather dito sa armrest with red stitching. Dahil nga pa sporty design and red yung mga stitches dito sa interior. Then lahat pala ng windows natin is naka-auto up and down. Then another storage here. Tapos bottle holder. So overall guys, meron tayong 6 speakers. And now pasok naman tayo sa loob. Sa upuan pala natin guys, naka-leather seat na tayo with red stitching. So may bolstering na rin siyang kasama. So maganda siya sa likod and pag nagda-drive. So 6-way manual adjust na pala yung sa driver seat. Sa side natin here guys, meron tayo yung switches sa side mirrors, yung leveling ng ating headlight. Then meron na rin tayo ditong lagayan ng coins or IDs, kung ano man yung gusto nyo ilagay na mag-fit dito. Naka-automatic na pala yung headlight natin here. Then naka-manual pa rin yung wipers. Yung ating steering wheel is tingnan natin kung tilt and telescopic ba siya. So tilt lang siya pero hindi siya telescopic. And tingnan naman natin kung ano yung tunog ng horn niya. So ayan guys, malakas and maganda. So ganda sa tenga. And ang meron pala dito guys sa ating steering wheel is itong cruise control, yung limiter natin. Then sa right side naman, nandito na yung audio controls. So as you can see, may red stitching, yung grip, maganda sa kamay, and naka-leather na siya with silver accents, tsaka yung chrome accent here sa logo.
For me, mas gusto ko yung flat bottom dahil mas madali siyang hawakan. Then, kung malaki naman yung hita nung magdo-drive, so mas maganda na hindi siya tatama. So, ganun. Mas maganda yung flat bottom. Yung gauge pala natin dito, guys, is naka-analog na yung kanyang tachometer and speedometer. Meron pa rin dito yung driver information, which is yung 3.5 inches. Then, makikita natin here is yung temperature tsaka yung fuel. So, pag pinindot naman natin to, makikita natin dito yung trip meter tsaka yung fuel econometer. Sa taas pala natin is meron tayo ditong visor, which is may kasama na siyang mirror, pero wala pa siyang kasamang light. Then, ang gandahan pala dito, guys, is meron siyang groove. Mas madali nyo siyang mabubuksan. Then, dito rin, meron tayong salamin, tapos walang light. At yung map light pala natin dito is naka-LED light na siya. And dito sa comfort natin, comfort CVT natin, it comes with a sunroof. So, kung gagala kayo, guys, sa malayo-layo, maganda yung hangin, pwedeng-pwede na tayo bukas ng ganan at i-enjoy na lang yung view. Meron na rin tayong manual rear view mirror. Yung dashboard natin dito is naka-black plastic na. Then, meron na rin tayo ditong tweeter dahil nga sinabi ko sa inyo na 6 speakers tayo here. So, meron na rin siyang pagka-layer. So, metallic design. Then, meron na rin chrome tsaka silver accent na isang linya. So, sa aircon vent. So, ang ganda talaga ng pagka-design niya. And super elegant yung datingan. So, pang mayaman talaga dito sa interior pa lang. And sa baba naman, yung glove box natin. Buksan natin. So, ganun yung glove box niya. Kasya lahat. Yung manual. Malalim yung glove box and malaki. So, sa passenger seat, guys, meron siyang 4-way manual adjust. Then, yung armrest natin is kaparehas na rin. May red stitching tsaka naka-leather. So, wala na tayong pipindutin dito dahil tinataas na lang siya, guys. So, ayan, sobrang lalim niya pala, oh. Dahil meron na rin pala tayong traditional handbrake here with silver accent, 2 bottle holders. Tapos yung shift knob natin, ganito guys yung itsura niya. So parang pang spaceship or di kaya yung pang airplane yung design. So meron na rin tayong plus minus tsaka yung tiptronic natin here. We also have here the 12 volt socket tsaka yung USB port. Kung gusto nyo mag-charge, pwede nyo ilagay dito or di kaya yung mga cards. Yung style pa dito ng ating aircon switches, guys, is naka-piano. So, ganun yung design niya. So, maganda and yayamanin talaga tingnan. And, naka-push start button na pala tayo. So, dito siya makikita sa tabi ng mga switches dito sa aircon. Meron na rin pala tayo dito, guys, na 8 inches infotainment na floating style. Wala rin pala siyang kasama na Android Auto and Apple CarPlay, pero meron na siyang Bluetooth tsaka screen mirroring. If gusto niyo naman i-adjust yung setting ng aircon nyo, pwede na rin dito sa infotainment screen. Hidden na pala sa settings natin, guys, yung Eco, Sport, and Comfort modes. So, that's all for the infotainment. Let's proceed to the second row. Here in the second row, guys, yung door panel natin is similar lang dun sa may driver seat dahil may texture pa rin siya, same design. Pero ang pinagkaiba niya lang is yung ating armrest is hindi na siya naka-leather and mas lumiit na yung compartments niya. Then, meron na rin tayong 3 grab handles kasama na yung sa passenger side. So, yung grab handle niya is may pagkaibang texture ako nararamdaman and ang ganda niya hawakan. Sobrang grippy. Yung upuan natin here is naka-leather and sobrang lambot ng foams. As you can see, guys, sobrang comfortable talaga dito umupo. Then, wala na rin pala siyang kasamang armrest. Pero meron tayo ditong USB kung gusto nyo mag-charge. Then, meron na rin kasama dito yung holder sa phone para if ever nga mag-charge kayo, dyan yung ilalagay. And may tinatawag rin pala yung M-Grand na ample headroom and legroom. Dahil nga, as you can see, yung upuan natin dito is pa ganito yung shape niya. So, yung upo dito, yung malalaki legs, mas may space na sila dahil nga hindi siya pa diretso. Then, yung sa headroom naman natin, guys, as a 5 flat. So, malaki-laki pa naman tong space natin. Sulit na sulit yung 800,000 pesos SRP. So, that's all for the interior, guys. So, silipin naman natin yung base model ng GX3 para makita natin yung differences nila. Here's the difference, guys, dito sa ating base model na GX3, which is first, yung black plastic molding natin sa baba is wala. And naka-keyless entry lang pala yung base model, unlike dun sa Comfort CVT na naka
smart key entry na siya. Then yung pillar natin dito is naka-body colored unlike dun sa Comfort CVT which is naka-black plastic na rin siya. And wala na rin pala siya guys kasamang DRL. So yun lang naman yung pinagkaiba nila dito sa exterior. Ngayon, pasok naman tayo sa loob. Yung sa base model pala natin guys, first yung shift knob natin dahil nga manual lang. So ganito yung itsura niya. Then wala na rin dito yung sa controls niya, so abang na lang yung meron. Tsaka hindi na rin siya naka-leather, so naka-plastic na lang. Then dahil nga base model, hindi na siya push start, so disusi na lang siya guys. And sa ating speakers naman is 2 speakers only. And kung mapapansin nyo guys, wala masyadong sunlight here dahil wala tayong sunroof. Sa halagang less than 100,000 pesos compared dun sa top of the line, pwedeng-pwede na to kung hindi nyo afford yung top of the line. Pero sinabi lang namin yung differences, so depende na sa inyo. That's all for the manual, so balikan naman natin si Ate Darlene. Ngayon, tapos na namin reviewin yung interior and exterior ng GX3. So thank you sa pananood. And guys, yung katabi ko pala is yung my favorite car. So, ito yung Geely M Grand. Na-review na namin siya. So, i-browse nyo na lang sa aming channel. And thank you talaga dito sa Geely Kawit dahil pinag-vlog nila kami here. And kay Sir Kevin Lim dahil nga mabilis sila makontak. So, guys, we don't know by the upload of this vlog kung 40K na tayo or magpo-40K pa lang. Pero regardless, maraming salamat sa inyong lahat ng sumusuporta sa amin dito sa CarView PH. Sa mga nag-subscribe, nagpapa-subscribe, and sa madalas mag-comment, thank you so much sa inyong lahat, guys. Especially to our friend, Dean Cafe, Good Putin, and Patrick Ronquillo. Shoutout then especially to GXQ Pro Owners Club and Geely Kawit by Joy Balina. So, shoutout po sa inyo sa mga laging nanonood at sumusuporta. Shoutout ko rin pala yung mga classmates ko dyan, sila Irish, sila Joshua, na laging nanonood sa amin and pinapalaganap pa yung mga vlogs namin. So, ayun guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, CarView PH, and hit the notification bell so you'll be notified whenever you upload a new video. So, see you in our next videos! Bye!